Sa isinagawang kilos protesta sa UP Baguio Oblation Grounds itong January 23, iginiit ng mga mag-aaral at guro ng UP Baguio ang pagkilala at pagrespeto sa UP DND Accord. Matatanda ang kinansela ng Department of National Defense ang nasabing kasunduan na walang pakikipag-usap sa UP. Ayon sa DND, hindi na umano naaayon sa panahon ang nasabing kasunduan. Dagdag pa ng ahensya, gusto lamang nilang protektahan ng mga mag-aaral para hindi sila marekruta ng New People's Army. Pinabulaanan naman ito ni Chancellor Raymundo Rovilios ng UP Baguio. For sure, students here are not being taught to become enemies of the state. It yields the question, what constitutes an enemy of the state in the first place? The Defense Department would have to answer this question beyond the common misunderstanding of an armed combatant located in the mountains, if only to arrive at a sensible justification of the abrogation of the agreement. If it is not obvious to the Defense Department yet, it is our job in the university to find or discover answers to difficult questions and not, as they tend to oversimplify, to cuddle, much less create an enemy of the state. Samantala, binigyang diin naman ni Christian Dave Ruz ng Kabataan Party de Cordillera na hindi tinutulak ng kanilang mga organisasyon na lumahok ang mamamayan sa armadong pakikibaka. Aniya, ang kasalukuyang kalagayan ng bansa, katiwalian at pandarahas ng pamahalaan ang nagtutulak sa mamamayan sa ganitong landas. Hindi kailanman itinuro ng Universidad ng Pilipinas, hindi kailanman itinuro ng Kabataan Party List ng Anakbayan at ng League of Filipino Students at ng marami pang organisasyon na tumangan ng armas ang mamamayan. Ang pagtangan at pagpili ng armas ay mga personal at individual na desisyon ng libo-libo nating mga kababayan dahil mismo sa karahasan, sa kahirapan, sa kawalan ng trabaho at lupa. Ito ang matagal nang dapat na inuunawa ng ating pasistang rehimen. Walang iba na nagluluwal ng mga armadong tumatangan at lumalaban mismo sa ating pamahalaan, kundi sila mismo. Sa kabila ng pandemya, patuloy na tumitindi ang atake laban sa mga progresibong individual at organisasyon, kabilang ang mga estudyante at guro. Ayon kay Nico Ponce, chairperson ng UP Baguio University Student Council, mahigit 25 leader estudyante, habang 27 organisasyon naman ang niredtag ng mga online troll sa social media as of January 2021. Hiwalay pa rito ang mga natagpuang tarpaulin sa Baguio City na pinaparatangang terorista ang mga progresibong individual at grupo. Sa nasabing protesta ay kinundin na rin ni Sara Dekdeken, Secretary General ng Cordillera People's Alliance, ang atake laban sa kanilang grupo at sa mamamayan ng Cordillera. Kasalukuyang humaharap sa gawagawang kasong murder ang tagapangulo ng CPA na si Wendell Bolingen. Despite the pandemic, tuminding lalo ang atake sa Cordillera People's Alliance sa leaders nito. Nariyan ang pag-aresto kay Betty Bilen at pagsampa ng gawagawang kaso. Nito lamang December, nalaman ng Cordillera People's Alliance na ang chairperson nito na si Wendell Bolingen ay sinampahan ng gawagawang kasong murder sa isang lugar na niminsan sa buhay niya ay hindi niya narating, ang Davao del Norte. Sa kabila ng kaliwat-kanang atake laban sa mamamayang Pilipino sa gitna ng pandemya, nanindigan ang mga lumahok sa pagkilos sa kanilang paglaban para sa karapatan at kapakanan ng lahat. Dagab yung kinabaktan!